Hindi naman lingit sa kaalaman ng mga fans ng San Miguel na gusto nilang kumuha ng dalawang young big men at ang matunog ng pangalan ay itong si Roosevelt Adams at Jamie Malonzo. Pero sa ngayon, baka isa lang dyan ang makuha ng San Miguel Beer dahil sa dalawang dahilan. Una, ayaw daw ni Coach Leo Austrian na magbitiw pa ng mga core players niya doon sa kanyang lineup. Ibig sabihin, yung mga nasa starting 5 at nasa rotation niya ay ayaw niyang bitawan. Kabilang na nga dyan ito si Von Pesuman na palaging nababanggit sa trades. At isa pa, itong si Malonzo at si Adams ay halos pareho ng posisyon. Halos magkasing laki sila at yung laro nila ay parehong sa wings at parehong stretch 4. Ibig sabihin, baka ang gawin na lang ng San Miguel Beer ay itong si Motaw Tua ang gamitin na power forward at ang iparehas dyan ay either itong si Malonzo o kaya si Adams at kukuha na lang ng isang tunay na center. Ibig sabihin, kung kukunin pa nila ito si Adams at itong si Malonzo ng sabay at nandiyan pa si Tautua, baka masobrahan naman doon sa power forward at doon sa wings at hindi na mabigyan ng playing time yung mga players na nabanggit. Kaya sa ngayon, mukhang magdedesisyon ang SMB kung sino kay Malonzo at Adams ang kukunin. Kung titignan natin yung performance, mas maganda ang naging performance ni Malonzo dahil kahit rookie pa lang siya, ay maganda naman ang ipinapakita niya dito sa Northport Batampier. Si Adams ay nag-struggle no kanyang rookie year pero nag-improve na hindi lang doon sa shooting pati doon sa rebounding niya. Kaya sa ngayon, yan ang titignan ng San Miguel Beer kung sino doon sa dalawang yan ang makukuha nila. Ang isa pa natin kailangan tignan dito ay itong si Roosevelt Adams ay gusto rin daw kunin ng Magnolia at ng Barangay Ginebra. Samantalang itong kay Malonzo, ang matunog talaga dyan ay San Miguel Beer siya mapupunta. So malamang kung papipiliin ang San Miguel Beer kay Malonzo at kay Adams, malamang si Malonzo ang mapunta sa San Miguel Beer, pero syempre ang management ay pwede pang magbago ng isip. Ilang araw na lang at mag-uumpisa na ang PBA Governors Cup at mukhang itong si Jeff Chan ay hindi muna mapupunta sa ibang team at mananatili sa Barangay Ginebra. Hindi naman sa hindi sinubukan ng Gene Kings na i-trade ito, pero mukhang walang team talaga ang gustong kumuha sa kanyang serbisyo dahil una, ito si Jeff Chan ay medyo matanda na. Pangalawa, ito ay injury prone pa. Pangatlo, napakaraming mga guards na available, hindi lang dito sa free agency kung hindi maski sa darating na rookie draft. Kaya madaling kumuha ng isang shooting guard katulad ni Jeff Chan, lalo na kung ang magiging role lang naman ay isang backup shooter. Kaya yan siguro ang dahilan kung bakit itong si Jeff ay hindi kaagad-agad na matrade ng Barangay Ginebra. Itong si Chan naman ay okay maglaro kapag hindi ito injured. Yun nga lang kadalasan kasi nasa sideline kaya hindi na masyadong napapakinabangan ni Coach Tim Cohn at iyan na rin ang dahilan kung bakit nila to gustong i-trade para makakuha ng mas batang player na magagamit at maisama doon sa rotation. Yun nga lang, kung si Jeff Chan lang ang ibibigay ng Barangay Ginebra, mahihirapan talaga silang kumuha ng kapalit. Kaya kung itong si Chan ay i-trade, malamang kailangan magsama sila ng isang second round pick o kaya ng isa pang player para makakuha ng isa pang shooter na kinakailangan nila para doon sa kanilang koponan. Sa ngayon kasi yung frontcourt ng Ginebra ay mukhang okay na dahil ito si Aguilar at si Stan Hardinger ay hindi na raw aalis. Kaya sa ngayon mukhang magpo-focus ang Barangay Ginebra doon sa pagpapalakas ng kanilang backcourt. Yun nga lang, medyo mahirap kang i-trade yung mga players nila katulad dito si Chan, si Salado at itong si Ayaay dahil halos wala silang playing time kaya yung trade value nila ay napakababa. Kaya sa ngayon, masasabi natin na ito si Jeff Chan ay sa Barangay Ginebra muna at malay natin. Baka maganda ang ipakita niya dito sa darating na Governor's Cup at magdesisyon ang Barangay Ginebra na i-renew ang kanyang kontrata at wag na siyang i-trade at maging isa ng parte doon sa rotation ni Coach Tim Cohn. Kaya abangan natin ang magiging laro niya. Nitong mga nakaraang araw ay binalita natin na ang Cobra Energy Drink ay interesado daw na sumama dito sa PBA at mag-file ng application. Ang lumalabas na balita ngayon, pagkatapos ng Governor's Cup ay pag-uusapan na ng Board of Governors at ng Commissioner yung posibilidad na magdagdag ng team sa PBA. Kailangan linawin natin yung balita na lumalabas na ang Cobra Energy Drink daw ay gustong magtayo ng sarili nilang PBA team. Ibig sabihin, hindi nila bibilin ang isang koponan sa liga. Medyo mas mahirap yung gustong gawin ng Cobra Energy Drink kung ito ay totoo. Dahil syempre, mas madali nang bumili ng isang PBA team dahil unang-una nandun na yung mga players at kinakailangan mo na lang mag-trade ng player o kaya ng draft pick para makabuo ng isang competitive team. Kung magdadagdag ng isa pang team ang PBA, syempre kailangan magsisimula yan mula sa scratch kumbaga at
Yung mga players na makukuha ng Cobra Energy Drink ay yung mga players na hindi po proteksyonan ng mga malalaking koponan. Kaya ang mangyayari dito, mahina yung team na mabubuo ng Cobra Energy Drink unless makakuha sila ng mga top players sa darating na draft. Kaya medyo mahirap yung ganitong approach at mas maganda siguro kung ang gawin ng Cobra kung talagang interesado silang sumali sa PBA ay bili na lang ang either Blackwater o kaya Terra Firma o kaya Northport Batangpier at doon na sila bumuo ng team. Dahil doon at least sigurado ka na yung mga players, mga veterano na at maasahan at magiging competitive lalo na kung gagawa sila ng mga trades. Ang Cobra Energy Drink ay hindi lang naman ang team na gusto rin sumali sa PBA. Matagal lang napabalita na ang SM, BDO, ang Chooks to Go at iba pang mga kumpanya ay gusto talagang sumali dito sa liga. Yun nga lang, nagre-resist ang PBA do sa idea ng expansion. Pero sa ngayon, mukha daw pagkatapos ng Governor's Cup ay at least mapag-uusapan na yan at makapayagan na ng liga. Sa matagal na panahon, ang Magnolia ay nakasentro ang mga plays nila sa mga gwardya. Totoo na andyan si Ian Sanggalang, pero karamihan ng mga plays nila syempre ay dumadaan dito kay Paul Lee at kay Mark Baroka at pati na kay Gio Halalon. Pero sa darating na conference, magbabago na ang approach ng Magnolia. Unang-una, syempre, merong import dyan itong si Mike Harris, pero ang isa pang addition nila ay itong si James Laput na isang legitimate na 6'10 na center. Of course, nandiyan din si Calvin Abueva na nagpalakas to sa forward lineup ng Magnolia. Ang Magnolia kasi, dati kasi ito ay isang undersized na team. Ibig sabihin, maliit sila kumpara doon sa mga kalaban, kaya napipilita silang mag-rely doon sa mga gwardiya nila. Pero ngayon na nandiyan na ito si Sanggalang at itong si James Laput, pwede nang mag-iba ng approach itong si Coach Vic Tolero at maging focus na niya yung mga sentro niya. Itong si James Laput ay ipinakita ang kanyang potensyal nung nasa Terra Firma pa siya. Hindi masyado sa opensa pero sa depensa at maganda ang footwork niya. At hindi naman kinakailangan umiscore ng napakaraming puntos ni Laput dahil nandiyan naman si Polly, si Sanggalang, si Abueva at yung iba pang players ng Magnolia. Ang kinakailangan lang gawin itong si Laput ay magdepensa, mag-rebound at syempre bigyan ng oras si Sanggalang na magpahinga at tumulong doon sa loob para naman hindi siya nag-iisa doon na lumalaban doon sa mga big men ng kalaban. Dahil dito, marami ang umaasa na magiging isang top contender ang Magnolia dito sa darating na conference, lalo na dahil habang tumatagal syempre, mahahasa ito si Laput doon sa sistema ni Coach Vic Tolero at lalo niya maipapakita kung ano ang kanyang galing. Syempre, ito si Laput hindi natin inaasahan na magiging isang high impact player para dito sa Magnolia, pero syempre sa pagtagal niyan dito sa Hot Shots, assuming na magtagal siya dyan, ay malaki may itulong niya at magbabago na ng estilo ang Magnolia pambansang manok. Shout out kay Rainiel, Mark Nel Kiambao, Edwin Carmona Jr., Hill Casino, Jason Mendoza, Rico Olarte, Ostrich Vlogs, Xavier Nicole, Resty Rica Plaza, Arnel, Jacqueline, J. Mark at Janelle Santo Domingo, Joel Languido, Scout Ranger, Alvin Restua Family, Romeo Gloria, Renato Gabiana Family, Richard at Alma Ortiz, Art Castro, Bernie De Los Reyes, Mark Santos, Arnel Dumayog, Santillana Family, Renz Altamera Family, Marlon Bolivar, Ronald Berbosidad, Andrew Añosa, Jason Bariton, Joseph Pineda, Julius Benedict at Jason David, Lenodo G. Atans, Joshua Giray, Patrick Unabia, Jordan John Ray D. Malanta at Sid Maria, JJ Sibum, Jose Huntilla, John Cantos, Brian Andres, Dion Mercado, Jonel Alagon Family, RG Bueno, Raven Banyes at Judy Villarosa.